Good day mga ka-DIY, Mac Garage again. So today guys, meron tayong Honda Civic FD. Magpapalit tayo ng suspension. So ito yung mga item niya. So mapapalitan natin, dalawang ball joint, dalawang tie rod, dalawang bushing, dalawang stabilizer link, and preno sa harapan din. So set na yan. So ayun yung mga papalitan natin. So focus tayo dito guys sa driver side. May biyak dun sa loob, may biyak din dito. Hindi pa yan magkakaroon ng sound yung mga ganyan. Pero mas mainam na palitan na natin kung magpapalit na rin tayo naman ng preno and then outer tie rod. So yung outer tie rod yan. So pag nakakita na kayo guys ng ganito, sira na yung rubber. And then matunog na. Ayan, palitan nyo na yan guys. And then, itong stabilizer link. Pagka buka na yan, kala nyo lang na okay pa yan, pero pag sobrang tagal na yan, malakas yung tunog nyan. Kung napapansin nyo sa video ko dun sa may CRB ko, ito yung sobrang hirap na hirap kami i-detect kung paano, kung nasaan yung tunog na yan. So ayan, palitan natin. And then yung preno, yan, ito okay naman, wala naman siyang wobble na mapil. So ibig sabihin hindi na kailangan iparipis sa loob, okay naman. So yung shock absorber, okay naman siya. So yan guys, sisimulan natin yung pagbaklas. Okay, focus tayo dito guys sa may driver side para hindi na tayo masyadong mahaba yung video natin. So start tayo. So yung mga tools na gagamitin nyo guys, set of gloves, okay, 14mm, okay, back wrench, and then kung wala naman kayong back wrench, ratchet. So ratchet and socket, set of socket, and then Allen key. So ang kailangan nyo lang dito is metric yung number 5, okay, hindi nyo naman kailangan lahat, hindi nyo kailangan lahat ng socket na yan. And then pliers, kahit ano, long nose or whatever, hammer, and WD-40, and of course the torque wrench. So kung meron din kayong impact wrench, ayan. So ang aking mahiwag ng impact wrench na medyo bumibigay na siya kasi sobrang daming trabaho rin ang ginagawa ko, kailangan ko na sigurong bumili ng mga taas-taas dito. Nahihirapan siya. So, yan guys. Ang mga kailangan and mga dapat nyong i-prepare bago kayo maggawa ng DIY. Okay? So, start tayo guys. So guys, unahin natin baklasin yung mga tornilyo. So, yung tornilyo dito sa isang bushing dito. Yan. So, 14mm. And then dito naman sa ilalim nito is 17mm. Okay? And then itong the rest is 17mm. So kaya kailangan nyo guys sa tie rod ng plies, ito. Tanggal natin ang mga lock. Ito yung magiging basehan nyo para hindi nyo ma-disalign yung ating steering wheel. So inikot natin yan ng ilang beses, di ba, ng tatlo or apat. So ibabalik lang natin yan, matapos natin siyang luwagan, balik natin yan sa ganyan until ma-reach nya to. Okay, so now pwede na natin siyang tanggalin. Okay, so itong inner tie rod nito guys is palitin na to. Yung ganyan, sobrang luwag na. Kailangan ng palitan yan. So, kakabit na natin yung
tie rod para hindi natin ma-disalign ito kasi baka magalaw pa natin yung tornilyo. Okay. So inspect natin guys yung tie rod na ikakabit natin kung parehas ba. So far naman parehas siya. Okay. So ito yung sira niya. Ito guys. Ito, malog na to. Yung ganito, pagka napunta yan dito sa sasakyan nyo, pagka lumiligo kayo, ano na to, gastado na. So, ang diskarte dito guys, itong allen key, ikalso nyo dito sa may CB axle rod and then pwede nyo na siyang ipihit ng paganyan. Yeah. And then pwede nyo nang ganyanin lang. Okay. Balik ulit. Simple lang ba? Okay. So, ito guys yung trick. So, ayan, hindi nyo matatanggal yung lower control arm hanggat hindi nyo tinatanggal yung isang stabilizer link doon sa may kabilang side. Kasi, naka-stuck yan dyan. Kung ayaw nyo naman tanggalin doon, well, kailangan nyo i-lift lang tong sasakyan. Itong yan. Okay? So, kailangan nyo lang dito is itaas to ng buo. Yan. So, which is medyo mahirap. Unlike na tatanggalin nyo yung kabilang stabilizer link. Kasi pag natanggal nyo na yung isang stabilizer link, yung stabilizer bar na to, bababa yan. So, mas madali nyo na itong matatanggal. Hindi nyo na kailangan mag-effort pa para iangat to. Yan. Okay? So, now, tatanggalin ko yung kabila. So, ayan guys, tatanggal na natin yung stabilizer link doon sa kabila. So, worse na rin tong isang to is maingay na rin. Okay. So, palitin na silang lahat talaga. Anyways, so now, meron na tayong access para mag-hatak tong. So ito guys, medyo mahirap to kasi nasa nung 90 mm ulit. So parang hindi mo siya kahipitan. So ito guys yung pinakamahirap dito kasi pag nahugot tong CB axle nyo, so mahirapan kayong ibalik. Pero kaya naman ibalik guys, kapain nyo lang. So ang gagawin nyo lang is pag nahugot yung, halimbawa, nahugot yung guys CB axle, angat-angat nyo lang to yung rotor and then ikot-ikot nyo lang to hanggang may, ano yan, may luluwag dyan, papasok yung bigla. Okay, so yan. Tanggal na rin natin yung ball joint. Okay, so papalitan natin. So pagpalit nyo guys, make sure nyo na ibabalit nyo kung nasaan yung rubber. Original pa ba to? Ayan, sa loob pala yan. Sira na yung, basag na yung loob. So original pa pala to guys. So susundan natin yung
So bali ganyan. Andito dito yung rubber. Okay? Yan. So in the middle yan. Kailangan mababalik natin yung bago na ang ganyan din. Okay? So ito yan. So now guys, sisimulan natin yung pagtanggal nito. So sa trabaho to guys, easy lang din, madali lang baklasin lahat. Medyo struggle ka nga lang talaga kung kulang ka ng tools, okay, ng mga gamits. Especially dito, hindi ko na i-mention guys. Kailangan pala na, pwede nyo itong pupukin. Kung nakikita nyo yung Honda FD na ginawa ko, palit ng bushing, andi dito sa taas, yung link, okay? Ito yung pinalitan ko noon. So, ang ginawa ko noon is DIY, pukpok lang ako ng pukpok. So, ngayon naman gagamit tayo ng DIY kong yung DIY kong pang press. So, ayan guys yung ating DIY na pang press. So guys, ito almost yan, lumabas na siya sa kanyang pinaglalagyan kasi doon sa aking pang push hindi niya kinaya. So medyo nahirapan yung ating pang push, yung pang ating pantanggal. So ang ginawa ko is sinira ko yung counting side kaliwat kanan yan, para mabreak lang yung tigas yung kapit ng bushing dito sa may bakal, sa pinaka base nya. So, sinira ko gamit yung screwdriver na malaki. Ayan. Bali, pinukpok ko lang yan. Ayan. Pagka lumuwag na yung magkabilaan yan guys, magkakaroon na yan ng space para pumagsok o magpenetrate ng mabilis yung WD-40. So ayan, pagkalagay ko ng WD-40, isang pokpok lang, yan, lumabas na agad siya. So, mabilis lang. So, itong hollow block, marami nagtatanong. Guys, itong hollow block na to is concrete hollow block to. Hindi to yung normal na hollow block katulad sa atin sa Pilipinas. Okay. So ito na guys yung bushing. So ito guys yung ginawa natin. So katulad ng sinabi ko, binawasan ko dito, tinupi ko lang yun dito sa taas at saka dito. So yan, pagka natupi yan, siyempre magkakaroon na siya ng resistance. Okay, so now ibabalik natin guys yung ikakabit natin yung bagong bushing. So baka may magtatanong, saan pwedeng paluin or ilusot yung bushing. So anyways guys, sa paglusot ng bushing is kahit saan nyo siya ilusot, papasok siya. Okay? Baliktad man or paganito man or paganto, kahit saan po yung bushing, papasok yan. Okay? So now lilinisin lang natin yan ng liha and then pasok na natin yung isang bushing. So yan guys, na linis na natin yung butas. So hanapin na lang natin yung tandaan natin. So andi dito, at least may naiwan pang marka. Pasok natin yung mayon. So first na gagawin ko is pupukpukin ko muna yung bushing hanggang sa pumasok siya or makapresta siya ng maayos. So now guys, ini-install na natin yung bushing. Okay.
simple. So, natin pwede ilagay yung ating hiwagang camera. Hop na pumasok. Ayan guys, yung finale. So well guys, installation na tayo. Unahin muna natin to. Okay, so huwag na natin pagkahigpitan. Kapit na muna natin itong bolt dito. So ayun guys, inigpitan natin yung dito sa may loob. Ayan. So inigpitan na natin yun guys. Since inigpitan na natin, dito naman tayo sa may ball joint. So unahin natin ikabit guys yung ball joint dito sa may lower control arm. Ito muna natin yung so yan guys, kailangan nyo ng tubo yan para maibaba nyo itong lower control arm and then may pass natin itong ball joint. Okay. Okay, nakita natin 19 mm.
So, mamaya na natin, mamaya ako na guys, ipapinalize yung mga paghigpit kasi mahaba na masyado yung video. Now, kapapalitan natin yung brake. And then, baka hanapin nyo yung stabilizer link guys. Itong stabilizer link, itong bago. Yan yung bago. So, kakabit natin yan after na makabit din yung sa kabila kasi pag kinabit ko yun dito, mahihirapan naman akong ikabit yun dun sa kabila. Kaya, kumbaga, ang gagawin natin, sabay natin siyang tatight. Okay, lalagay lang muna natin, then higpitan natin siya. Bago natin higpitan dito, dapat naka-set na rin yun sa kabila para hindi tayo mahirapan. Kasi pagka nilagay natin yun dito, yung stabilizer, kinasa na natin, doon mahirapan tayong ilagay. Sobrang tigas nyan guys, ng stabilizer rod pagka nailagay na natin. Now, kakabit ko yung brake pad. So, ang tatanggalin lang natin guys is ito. And then, siyempre ipupush natin yan. Okay? So, kung sobrang nipis na ng pads, so ito hindi pa naman manipis, makapal pa siya. Pag sobrang nipis na ng pad guys, magbawas kayo ng brake fluid dito. Yan, katulad yung puno yan. Pag pinres ko yan, aapaw yan. So, ang gagawin natin is kailangan natin ng ito, yung syringe o kaya kung ano yung saksong na pwede nyo gamitin. Okay? So, ang gagawin natin is igupin ko lang yan. Yan. Since nabawasan na natin guys, pwede na natin tanggalin to. Pakita ko sa inyo guys. 14 millimeter. Okay guys. Isang tunnel yun to. Yan. Pag natanggal nyo yan, pwede nyo na tong ibaba ng ganyan. Okay. So now, pwede na natin siya mapalitan ng brake pad. So ito guys yung brake pad. Original yan guys. From Honda. So, kailangan natin itong i-press yung piston. So, gamitin na itong luma. And then, natin lagay. Kakabit na natin. So, itong may indication. Ito guys, nga pala yung indicator pagka malapit ng pagkakailangan nyo ng palitan yung brake pad nyo. Once umabot na yung pudpod dito sa may steel bar na to, yung sa stainless na to, kakayo din ngayon dun sa rotor. And then, magbibigay siya ng langit-ngit na tunog. Okay, ayun yung indication na kailangan nyo nang palitan yung inyong brake pad. Then inspect nyo rin itong mga to kung nagalaw pa. So far yan, malambot pa naman siya pati yung baba.
So yun guys, dito na nagtatapos yung ating pag-install ng suspension dito sa Honda FD. So pinalitan natin is isang bushing dito sa may front side, sa may lower control arm, and a bolt joint, and then brake pad and stabilizer link. So papalitan ko, as I said, mamaya ako nalalagay yung stabilizer link, guys. So nakita niyo naman kung paano pagtanggal. So ganun lang din, revert order lang din. So yun, I hope na may natutunan na naman kayo ulit dito sa ating DIY, and pwede nyo nang apply sa inyong mga sasakyan. So hindi lang to sa Honda FD. So most of the car, fundamental niya is almost the same lang din. So pwede nyo rin i-apply to sa mga ibang sasakyan. So hanggang dito na lang guys, and kung bago ka lang din sa aking channel, huwag kakalimutan mag-click ng subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa aking mga latest DIY video. So hanggang dito na lang guys, and bye for now.